Jurter Vlog. Ito, may bago tayong balita tungkol po sa Pogo. Ang sabi dito sa balita, mga kababayan, no? Ex-cabinet secretary, protector ng illegal na Pogo. Ito ay sa Philippine Star ngayon, June 30th, 2024. Binunyag ng PAGCOR or Philippine Amusement and Gaming Corporation na isa pong dating cabinet secretary ang umano'y protector talaga ng illegal na Pogo or Philippine Offshore Gaming Operators na kamakailan ay sinalakay dahil sa illicit activities. Talaga naman, sino kaya itong dating cabinet secretary na ito, mga kababayan? Siguro ito ay sa palagay ko lang, ha, noong nakaraang administrasyon pa, noong panahon ni Apo Digong, mga kababayan. Batay po dito sa pahayag na inilabas ni PAGCOR Chairman Alejandro Tengco, hinihikayat nito sa mga otoridad na imbestigahan ang umano'y partisipasyon ng mga dating government officials at mga kasabwat sa pagbibigay ng lisensya sa mga Pogo operators na questionable ang backgrounds, mga kababayan. Nako, talaga naman, dating secretary or cabinet secretary ng isang backer ng mga illicit or illegal na Pogos, mga kababayan. Ayon po kay Tengco, hindi mo na binabanggit ang pangalan ng dating government official. Subalit, iniyak nito na ilulutang niya sa tamang lugar at kung paano kumalat at tumaki ang illegal na offshore gaming operations. Salamat naman tayo kay Chairman Alejandro or Alejandro Tengco, mga kababayan, at naliwanagan na ngayon ay ibubunyag na niya kung sino yung mga opisyalis, dating opisyalis ng gobyerno na sangkot sa mga pagkuha ng or protector ng mga illegal Pogos, mga kababayan. Kailangan niya na lumabas ang katotohanan kung paano nabigyan ng lisensya o permit ang nasa 298 Pogos. Ang dami niya, no? 298 Pogos. Dahil nasa 43 lamang ang may lisensya. Ang dami naman ng illegal pala. 298 minus 43. 255 ang illegal. Kailan niya na lumabas ang katotohanan kung paano bigyan ng lisensya o permit ang sa 298 Pogos dahil nasa 43 lamang ang may lisensya? Ibig sabihin, marami po ang walang lisensya na nag-operate ng Pogo, mga kababayan. Ang sayo pa dito, as a regulator, it is our mandate to ensure that only those with valid licenses are allowed to operate all forms of gambling and gaming activities, whether these are land-based casinos or online platforms. Ang karagdagan sinabi ni Chairman Tengco, tungkulin ng gobyerno na walisin ang mga illegal na gawain. Tama naman yan, Chairman Tengco. Kabilang ang illegal operators at mga backers nito dahil nagdadala ito ng malaking banta sa bansa. Naku, tama naman kayo. Dapat sa lalong madaling panahon ay ibulgar nyo na. Sabihin nyo na kung sino-sino yung mga backers ng illegal na Pogo, mga kababayan. Salamat tayo kay
Chairman Pinko dahil sa kanyang ibubunyag sa lalong madaling panahon, mga kababayan. So yan lang po, maraming salamat at huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para ma-notify kayo kung mayroon tayong bagong upload na video. Salamat po, Church R. Vlogs.